pag pumibisita kasi sa amin, we make it a point na tinuturuan namin yung mga visitors namin about natural farming. Ang survival rate namin doon nasa 85 to 90% po. Wow! So, nakakatuwa naman yan. Good news nga. So, dalawang maipapayo natin sa ating mga taga-subaybay. Tubig na mainit, lagyan ko noong ng produkto mo, wala yung kalamansi, walang lemon. Anong lasa? Kasi nagko-conduct pala sila ng seminar sa mga gustong magpasok dun sa mga hatchery ng hito. Ano ba tong biochar na to? Pwede ba natin pag-usapan? Ano po ang biochar? Magandang araw, ako po si Amy Boyko at ito ang Agree Ako Dyan. Ngayong araw, kasama ko po ang ating engineer at ang chairman ng SINAG, Kasamahan ng Industriya ng Agrikultura, si Casendo Orosendo. So, hello po! Hi, Amy! Kasen! Kamusta dyan sa NYC, ha? Nako, Kasen, maaraw. At sa susunod ng mga panahon, hinihintay po natin na mas maluwag pa ang ating sitwasyon ngayon. At ako, baka itong summer, makapag-experience tayo na makapunta tayo ng dagat ulit. Katulad ng ginawa natin last time, no, nagdagupan tayo at alaminos. Pero sir, itong magsa-summer, maraming mga prutas na lumalabas, di ba? Yan, masarap kumain ng mga prutas. Ano ang paborito mong prutas? Ako, paborito ko, ano, mangga. Mangga, oo. Masarap yan, nakashake. Oo. Eh, dito sa atin, ano eh, dito sa atin, kulang ng prutas yung nabibili natin sa other countries, di ba? Eh, dapat dito sa atin magtanim ng mga from other countries. Kasi yung ibang bansa, ano eh, kinokopya na yung tayo eh. Kasi yung mangga, yun, marami na sa ibang bansa. Sa China, Thailand. Thailand, no? Yes. Oo, kaya yung banana natin, dati dito lang, in-export natin. Nakita ko sa China nung pumunta ako, grabe ang plantation ng banana. So tayo, dapat kumuha rin tayo ng prutas galing sa kanila. Opo. Dapat parang kailangan natin maging competitive pagdating dito sa mga pagtatanim ng prutas. I think ano, makakompete tayo sa prutas naman kasi mahal din ang ano, pag-import ng mga important na prutas eh. So kung kayang mabuhay rito sa atin, mas mabilis na, di ba? Opo. Noong nakaraan, meron tayo na interview, Lansones, di ba? Ay, Lansones, Ubas pala. Ubas. Oo. Yeah. O, di ba? Itong mga galing sa abroad na prutas, kailangan subukan. Subukan natin. Opo. Meron na rin tayong na-interview, mangosteen, na medyo rare sa atin. At ngayon nga po, meron tayong makakausap naman ka, Sendo. Masarap din kasi pag summer, itong lychee. Oo, oh, masarap yan. Masarap yan. Nalagyan mo sa yelo, tapos may sirup. Naku, napakasarap. Yes, paborito ng mga daughter ko. Opo. Meron dito sa amin, local na ice cream brand. Naku, pero silang sorbet na lychee at lychee. Ice cream na lychee. Yeah. Kaya yung lagi kong ino-order. Kaya masarap na masarap po yan. Kaya nga nagulat ako na meron pala dito sa atin na nagtatanim. Alam, ganun kalaki, no? Pero pwede. Posible. At balita ko, lowland pa po. Yeah. Dapat makuha natin yung ganun na pagtanim, no? Lalo dyan sa Daybaysiha at Pangasinan. Malawak yung lupa natin. Malawak yung lupa. Sabi niya nga, mainit din daw dun sa lugar nila. Kaya iniisip ko, baka pwede dito sa... Medyo dikit kasi kami sa araw eh, yung Daybaysiha. Pagdating sa init, no? Kung gaano kalamig ang Baguio, yun ang makabaligtaran ng Daybaysiha. Ewan ko ba kung bakit. Pero sana nga po ay pwede dito sa amin. Kasi sayang naman yung mga lupa. Napakalaki ng lupa dito sa Daybaysiha. Kaya Kasen, abangan mo at abangan ng ating mga manonood ang ating bisita ngayong araw straight from Bukidnon. At marami tayong matututunan tungkol sa lychee. Sa aming pagbabalik po yan, ito ang Agree Ako Dyan. Agree Ako Dyan.
Sabay po ang agree ako dyan. Kasendo, ang ating makakasama ay former DepEd High School teacher. Siya din po ay part-time college instructor. At ngayon nga po ay nakafocus siya sa high-value fruit crop. Si Sir Jong po ang ating makakasama ay may master po sa agricultural extension sa Central Mindanao University at owner din po ng Rua Flores Eco Farm and Resort Club. Kasama po natin straight from Bukidnon, Sir Jong Flores. Hello po! Hello, good morning po. Good morning po, Sir Lucendo at Ma'am Mami. Isang karangalan po ang makasama kayo sa araw na ito. Gandang araw po. Sir Joe, ngayong araw ay pag-uusapan natin lychee. Pero gusto ko lang batiin, no? Ang ganda ng kulay ng damit natin. Nakatayan, no? Oo nga, hindi tayo nag-usap-usap pa, pero ganda ng ating kulay ngayong araw. Ayun, pag-usapan natin, kakulay din natin, ang lychee. Ayun. Ay, yan. Oo po. Sir, sa lychee, ano ba tong lychee? Saka ano ba ang pinag-ugatan? Paano ka nagsimula sa pagtatanim? Nasabi ko, ikaw ay teacher ngayon, ay into farming. Paano ito nangyari? Mahilig talaga ako sa mga prutas at isa sa pinagkakaabalahan ko dati pa yung mga rare fruits talaga. At napansin ko yung lychee, masarap siya, pwede kasi siyang parang i-preserve pa. So may kaibigan ako na matagal na sa Thailand, about 30 years na sa Thailand. So, dati-rati, hindi naman ma-strictong magdala ng mga prutas at mga buto. So, nagdala siya. Tinanim namin doon sa mama niya. So, hanggang lumaki ng lumaki, pero expected namin, baka hindi nga bubunga. Kasi ang family ng lychee, parang sarambutan. At ang lasang yan, pag tinanim mo sa buto, 80% niyan, lalaki o hindi siya tutubo. But fortunately, talagang tiniisa namin ang pasensya sa punong ito. So after 17 years, bumunga siya. At tingin nga namin, mas maganda pa yung bunga niya compared doon sa pinanggalingan ng lychee nito sa Thailand. So sa ngayon, doon na kami kumukuha ng mga sayon at pinagdudugtong natin sa mga rootstock na lychee para makapag-propagate tayo ng mas marami at mas mabilis bumunga. So ang estimate namin, mga 4 or 5 years lang bumunga na tayo from this mother tree. Opo. So yung galing sa Thailand na buto, gano'ng katagal na napabunga natin siya at napalaki? Yun po. Yun po yung nabanggit namin. On the 15th day, nagsimula na siyang mag-flower pero hindi siya nabubuo. 15? Akala namin, 15. Oo. Nagsugod na siyang mag-flower. Kaya lang, ang lychee kasi, sabi yun nga, nabanggit natin, family siya ng rambutan. Kadalasan yan sa rambutan, 80% lalaki kapag hindi siya grafted. Kaya lang, in-extend pa namin ng ilang taon, talagang nabuo naman. So on the 17th year, nagkaroon talaga ng successful na bunga. So yun yung parang sinabit namin sa inyo. So every year na siya ngayon namumunga. Wow, sir, ang tagal, 17th year ka, Sendo. Yes pa. pero ito is nasa Bukidnon, tama no? Yes sir, nasa Don Carlos Bukidnon ako. The next municipality, nandoon na yung lychee. Yung ano ba, itong nasa Bukidnon eh, nasa mataas ba siya? Or nasa ano lang? Nasa 400 meters above sea level, sir, yung lychee. At nasa mainit na lugar. So, swerte nga kami. Kasi talagang bumunga yung lychee. Kasi ang reference natin sa lychee, yung general parang environment niya, dapat nasa malamig. Malamig, oo. Meron din kaming isa doon sa kaibigan ko,
fruiting na yung lychee niya. 8 years. Galing naman yata yun ng ibang bansa. Pero hindi ko pa masyadong na-document yung productivity niya. Pero malamig yun. Yeah. Kasi ano eh, kaya natanong ko yun, yung bamboo kasi kumuha ko sa Bukidnon mga 25 years ago eh. Pero yung bamboo na yun, di ba, yung malalaking bamboo. Dahil may elevation yun, lalaki siya ng malaki doon sa Bukidnon. Pero kung binabado doon sa lowland, kagaya ng Pangasinan, yung bamboo hindi ganun kalaki na lumabas. Mas maliit siya. Pero yung labong niya, ang laki. kaya palagi labong ang kinukunan namin, no? Yung labong eh. Yun lang, pagka lumaki siya, hindi kagaya yung sa Bukidnon na ganun kalaki. Baka itong lychee, pagka dito sa ibang area, baka hindi siya tumubo. Yun ang problema. Effect nung temperature. Hi. Opo. Tinitingnan namin na aspeto yan, sir. Kaya nga, nag-graph kami ngayon at dinidistribute namin sa iba't ibang lugar. In fact, before this year ends, nakakuha ako ng isang lychee from UPLB, yung produce natin sa UPLB. Tingnan ko kung comparison doon sa existing na Thailand variety pagdating doon sa height at ibang factor, especially yung produce talaga. No, kasi ang alam ko, meron dyan sa Laguna eh. At marami ang bunga per tree. So, dito naman sa amin, ika third year pa lang kasi niya na nagbunga. Consistent naman siya sa kanyang tawag dito, number of kilos, maganda naman ho. May konting adjustment na kaming ilalagay pagdating doon sa sweetness. Kasi hindi siya ganun katamis kung hindi siya ganun kahinog. Pero kung hinog naman siya, matamis din naman. Pero ang advantage nito yung nabunga sa amin, mas malaki siya compared doon sa nasa market na lychee ngayon. Pwedeng dahil naman din sa ano, sa area. So yung ano, yung lychee is pag-grafted so far ano, wala pang bumunga yung grafted. Ah, yes po. Kasi 2 years ago ang ika-17th year nung lychee na galing sa Thailand. So this year pa kami nag-mass produce. So nakapag-distribute na kami sa iba't ibang lugar, Davao, Cotabato. Then we will be having different comparison. So wala pa talagang nagbunga mula doon sa grafted. But normally naman, pag ang isang puno, pag nakapagbunga na siya at doon kakukuha ng mga tawag namin dyan, mga certified scion na fruiting from galing sa mother tree na nakapagprutas na, nakadaan na siya nagbunga, usually 4 years or 5 years lang. Sa iba nga, 3 years lang eh, sa experience namin, sa mangga, rambutan, ganun. Pero kadalasan, 4 years, fruiting na yan, productive na ang isang puno. So hopefully, itong nag-graph namin, 4 years from now, magbunga siya. Yeah, mas, pwedeng masubukan ha, para at least meron dito sa Pangasinan. Okay po. Next year, nag-grow na kami ng... Ang problema namin sa Mindanao, there is a parang specific law na hindi kami makapag-ship ng any plant with soil. So, ang ginagawa namin, before, ina-approach siya, tinatanggalan siya ng lupa, pinapalitan ng kokopit. Kaya lang, ang recovery niyan, mababa masyado. So, ang ginagawa namin, para yung mga rare fruits na nandito sa Mindanao, ginugrow na namin into kokopit. Kaya lang, it takes more time. Ang paglaki halimbawa, stock ng dugtungan ng scion, naabot ka ng 6 months. Tapos, dugtong ka, naabot siya ng 4 months. So, mga 10 months to 1 year.
Pero meron na kami rito. In fact, last year, nakaship kami ng mga walo dyan sa Manila. And hopefully, meron kaming na idugtong na nasa cockpit na. So, tingnan natin, sir, mga 2 months or 3 months from now. I'll be in Manila, basta wala lang Omicron. Daling ko yung light ship. Sige, makita tayo sa Manila. So, itong mga light ship natin, pagka sabi mo kasi kanina, mayroong babae, mayroong lalaki. Diba? So, pagka grafted, sigurado ka na ito, mamumunga to. Yes po. Kasi kukunin mo siya doon talaga sa namumungang puno. So, babae talaga yon. Pero so pag nagtanim ka ng buto, hindi ka sigurado, especially sa lychee o rambutan. Ganun. Paano yan, sir? Bawa na-transfer na natin. Nabigay mo na kay Kasendo. Saan ito yung lilipat ni Kasen? Pag-transplant naman natin? Depende ho kung saan niya gustong itanim. Ang observation ko generally, ang lychee very similar talaga siya sa rambutan. Ang reference ko, ang pinakamaganda so far, yung nasa Laguna. Gusto ko nga puntahan eh. Kasi mataas yung elevation, medyo malamig, very productive yung bunga. Yung sa amin naman, I'll consider is a lowland pa rin kasi nasa 400 meters above sea level siya, mainit. Pero nakapagbunga siya. And meron akong isang dinodocument ngayon. It's in highland of Cagayan de Oro and Bukidnon. Nasa 800 meters above sea level siya. Kaka-start pa lang yung magbunga. So, let us see ang mga production differences ng lychee. But sure ako, anywhere sa Pilipinas, tutubo ang lychee. Magdi-differ lang tayo sa production. Tuwing kailan ba, sir, maganda na kumuha ng lychee sa inyo at itanim? Anong panahon? Meron pa ba pinipili panahon? O anytime, pwede na ngayon. Kasi drafted na yan. Ang pinaka-the best kasi magtanim, ma'am, tag-ulan. Tag-ulan? Yung tag-ulan naman na season, iba-iba tayo. No? We are very tawag dito. We have different season ng ang consideration natin, yung tag-ulan. Opo. Sa amin, May ang tag-ulan namin. May hanggang November. Ang alam ko sa ibang parte ng bansa, iba rin. Sa amin dito sa Kasendo is June, July. Yun, hanggang tag-ulan yun. August, September. August, tag-ulan yan. The best time to plant, tag-ulan. Tag-ulan talaga. Or, dililigan mo, di ba? Or dililigan mo. Kami ngayon, nasa under ako kay Secretary Manny Piñol as a private follower niya. Meron kaming ina-apply na Israeli fertigation system. Combination ng fertilization at irrigation. Sa palay siya, unang in-apply, pero ako kasi more on fruits collection ako. Ina-apply ko na siyang different frutas ko. At sa tingin ko, talagang malaki ang impact nito sa mga frutas kasi nga kahit tag-init, i-on mo lang siya, mayroon siyang water supply. Kasama na doon ang fertilization. Ano yung equipment ba? Yung parang sa drip lang siya, ma'am. Yung hose lang. Kahit mo yan sa parang dripping system, pero improved siya. Dati kasi yung ano lang, water tank lang, tapos water lang. Plain dilig lang siya. Ang Israeli ngayon, gumagamit siya ng combination of yun na nga, fertigation ang tawag, combination ng fertilization at ng irrigation. Doon muna ilalagay sa box nung pinapondohan ng tubig mo, doon muna ilagay yung fertilizer mo.
Yeah. So ano siya? So, kasama na siya doon sa tubig. So drip irrigation with fertilization. Yeah. Drip irrigation yung concept, sir, pero sinama na yung fertilization. Eh, ang tawag doon, fertigation. Pinaka bago na Israeli model. In fact, kahapon, nag-harvest kami sa Jong M. Flores na post ako next day. Naka-harvest na kami ng upland rice na wheat fertigation. Oh. At yung same concept, in-apply ko na sa mga fruit trees. Una, in-apply ko na doon sa avocado. Kasi yung major produce talaga namin in the next years to come, avocado. Avocado. Meron din lychee at saka sempida. Ano ba ito? Yung lychee pwede intercropping? May mga kasama iba pang Yes, pwedeng-pwede. Kung ang main crop mo ay lychee, pwede ka mag-intercrop kasi lalaki ang lychee talaga. Lalaki siya as much as 20 feet. Talagang malaki pa sa marambutan. So, hindi mo ito trim, no? Walang trimming? Wala pa kasi kaming parang plantation scale na talagang merong pruning, no? But I'm planning to have a 1 hectare model by end of this year. Hahanap ako ng farmer na talagang tututok sa lychee. Kasi nga, medyo sa avocado ako ngayon. Pero I'm planning to have a 1 hectare model na parang commercially grown talaga. I-pro natin, ilagay natin sa saktong spacing, at saka with drip irrigation. Ang alam ko, palagang napakalaking potential ng lychee. Kasi nga, number one, masarap talaga siya. Number two, mahal pa ang kilo kasi wala pang nag-commercially grown ito. Ang alam ko, meron isa sa Laguna, pero hindi pa siya nagbebenta ng per kilo. Ang ginagawa niya doon, pinapupunta yung mga guest doon sa farm niya, at lychee all you can. Kain ka lang doon sa farm niya at a certain rate. Kain ka lang doon. Parang ganon. Tapos iwan mo yung buto para gagamitin nilang rootstock. Oo, parang magandang bumisita doon. Kain ka lang. Yeah, nasa Laguna lang yun, ma'am. Na-feature yun kay... Pwede ko bang mabanggit? Oh, sige po. Na-feature yun kay Jessica Soho. Gusto ko ang puntahan eh. Kasi yung dito sa amin, ilang puno lang naman. Pero yung production, I mean, yung pagpadami natin ngayon, yung grafted, marami-rami na. Opo. So, parang tama ba yung understanding ko na halos lahat ng kinakain nating lychee ngayon is imported? Yeah. Imported yan lahat. Yung nasa merkado, pinakamaraming yan galing China. Next, Taiwan. Pero sa ano, yung sa'yo, Bangkok, tama ba? Yung sinasabi mo na variety na galing Thailand? Thailand po. Thailand variety, mas malaki siya. So, ang lychee ng China, ganito eh, di ba? Ganitong, okay. Medyo bilog po. Bilog na bilog yung China. Uh-huh. Yung sa aming Thailand, parang ano siya, tawag dito, parang, ano ba yun sa Tagalog? Oman? Yung sa Braha na speed. Yung sa Braha, yung speed sa English. Yung parang nakaganon. Nakaganon siya. So magkakaiba din pala. Kala ko pagka sinabing lychee, lahat pabilog. Meron talagang variation yan, ma'am. Especially kung itatanim mo siya from buto. Mm-hmm. Sure dyan, merong variation. Hindi siya true to type. Talagang may changes yan. Pagdating sa bunga, sa lasa, sa tamis, sa size, kapag tinanim mo siya from seeds. Yun yung difference kapag tinanim mo siya na from buto at from scion or grafting. May nabasa ako, sir, yung pinauusukan. Tama ba? Pinapractice niyo din ba yun? Yung mga traditional na cultural management, pest management kasama yon, nakakatulong naman talaga yon.
yung traditional na pagpapausok kasi syempre yung mga pest aalis kasi nga may usok. Yung iba kasi flowering stage pa lang nung plant, sinisip na ng ano eh ng mga peste. Insekto. Ng peste kaya hindi siya na tumutuloy magbunga. Eh, napansin ng mga sinaunang nagtatanim sa atin na pag pinausukan pala, nawawala yung mga peste. Kaya tumutuloy yung flowering stage niya. So, tumutuloy hanggang magbunga. Pero ngayon, meron naman talagang mga organic way or even commercial way na pwedeng i-prevent o pwedeng i-treat doon sa mga challenges sa pest management. So, sa inyo, yun na yung pinapractice nyo, yung modern way na, hindi naman yung pausok. Ah, yung original plant na from Thailand, ayan, yun, pinausok-usokan lang namin kasi hindi pa naman siya commercially planted. But doon sa plano naming mag commercially planting talaga, mag-i-establish kami ng pest management talaga. Yeah. At anong diferensya lang ano? Yung sa Thailand, tsaka yung sa China? Last year, bumili ako ng marami from yung sa China. Medyo maliit na yung sa China, pero bilog na bilog. Tapos, sobrang tamis na talaga. Ang tamis na nang galing sa China, hindi ko lang alam kung pure tamis yon ng prutas o meron silang mga application doon sa fertilization nila kasi advanced din naman sila. Hindi lang natin alam ano pa, yung procedure ba. Kasi napansin ko talagang ang tagal malanta nung galing sa ano eh, sa China. Especially kung nandoon sa thermal or refrigerated siya. Yung sa Thailand naman natin, yung sa amin, malaki siya sir. Yun nga, yung shape niya, hindi masyadong bilog. Yung sa Braha, yung speed, ganun yung nasa amin. Tapos, kailangan mo siya na talagang kulang-kula. Hinog na hinog bago mo siya masabi na matamis. Pero pag kulang sa araw o hinog, medyo masim-asim siya ng konti. Gaya din ng ibang prutas, sinabi, ng mangga, pagkulang siya ng hinog, medyo masim din. So, yun yung mga physical characteristic ng fruits. Yes, opo. So, dahil napag-usapan natin kanina yung pausok at nabanggit mo nga yung mga peste, and then sabi mo nga, mas matagal ang buhay ng lychee galing sa China. Sa ating pagbabalik, pag-usapan po natin, ano ba karaniwang peste at tumatama sa ating mga lychee? At ano ang tamang storage po para sa lychee para mas makakain pa natin siya ng mahabang panahon? Sa pagbabalik po natin yan, ito ang Agree Ako Dyan. Isa pa po. Sir Jong, agree ako dyan. Ayan. Kaya ba dalawang kamay? Kasi isa lang. Oo, ayan. Okay, sa pagbabalik po natin yan, ito ang agree ako dyan. Ibabalik po ang agree ako dyan. Kasama pa rin po natin si Sir Jong Flores. Sir Jong, tuloy-tuloy ang ating usapan tungkol sa lychee. Nabanggit natin kanina yung pausok at yung mga iba-ibang way para mawala yung mga peste. So, ang tanong ko po, ano ba yung mga karaniwang peste na tumatama sa ating mga alagang lychee? Number one na kalaban ng lychee namin, yung langgam. Langgam? Langgam? Kasi... Ano yan, yung pula o yung itim? Pareho. Mayroong minsan yung pula at saka yung itim. Talagang pupunta doon sa ano sa bunga. Gusto nilang tirhan yung bunga mismo. Especially yung itim. Pag nag-start na siyang mahinog, talagang gusto nilang doon na sila titira. bugs, meron paminsan-minsan. Pero ang lychee talaga, ang pinaka-challenge namin, ibon. Ibon?
Ibon. Malambot kasi ang balat ng lychee compared sa rambutan. Mm-hmm. So, hindi pa siya nahihinog masyado, nauunahan ka na ng mga ibon. Oh. Yan ang pinaka-challenge sa lychee. Lychee ba? Ang mukha niya nandun sa mismong tangkay, yung mga duluduluhan. Tama ba ako? Ang alin ba? Ang pagka namunga, saan nakapwesto yung pinakabunga ng lychee? Parang mangga din ba yan? Parang rambutan po. Nasa pinakadulo ng puno. Oo, kaya nadadagit yun. Laging very attractive siya sa mga ibon talaga. Kaya nga, hindi kami masyadong nakaka-harvest ng maramihan kasi nga, dahil sa ibon. At pag kinain nila, talagang binabalik-balikan nila. At saka kung ang lugar niyo ay meron pang mga yung mga family ng paniki. Oo, mga fruit bat. Ayun, talagang meron pang isang ibon na parang paniki na gabi din umatake. Talagang kung umatake sila, wagas. Boss, so, yun ang pinaka-challenge. So nakita na namin yon. If you're going to pursue to plantation scale, yun yung magiging pinaka-challenge. Ibon, langgam. Pero syempre, magagawa naman ang lahat, magagawa ng paraan. So, dapat ano, kung mababa lang, pwedeng lagyan ng net. Yan po. Yan po. Tingnan natin kung pwede siyang commercial scale talaga, dapat pababa. Nasa 7 feet, pinakamataas 8 para yung cost of labor mo at saka maintenance at saka kasama na yung yun nga, sabi ni sir, pwedeng inet o pwedeng lagyan ng mga ano ba yun, net or yung iba nilalagyan kasi ng may mga ibon kasi na ayaw sa mabaho. Yung iba sinasabitan lang ng mga mababahong mga natural na mga pampaalis ng mga ibon. Pwede yun. Sir, sa inyo 20 feet eh. Paano kayo mag-harvest yan? Inaakyat ko. Tapos sinusungkit ng tao. Oh, mano-mano. Kasi pinabayaan muna namin. Kasi nga, mano-mano po. Sa 20 feet, ang taas na nung nakakalula na yun. Hanggang third floor nga siya. Third floor. Oo, third floor, sir. Imagine mo, mano-mano. Pagka nakaharvest na kayo, paano naman ang storage natin yan? Pinaka-storage natin yan, hindi pa kasi kami dumating sa yung parang value adding na nag-storage ka na, kinakan mo na siya, pinaprocess na. Although, nakikita mo naman siya sa ibang bansa, talagang umabot na sila doon eh. Yung sa atin kasi, pakonti-konti. So, ang number one na tawag namin dyan, post-harvest na management namin, hindi natin hinuhulog yung lychee. No? Pagkasungkit, nilalagay siya sa sako or ang tawag namin dito, bukag, yung parang coconut ano na open. Tapos, mano-mano siyang binababa. Oh. And pagdating doon, syempre, dahil nga konti lang ang supply, nauubos na. Nauubos na siya. Pero, nung bumili ako nung nag-import kami doon sa kaibigan ko, nung galing sa China, ang kagandahan pala ng lychee, pag naka-refrigerated siya, tatagal ang bunga niya. Tumagal eh, kasi yung bumili ako, tapos gagamitin ko sige yung buto, gagamitin ko siyang pang rootstock. So, bumili ako ng ilang box. Tumagal sa isang refrigerated na lalagyan. So, the same, pwedeng i-extend yung shelf life ng lychee through mga refrigerated na mga van or kahit refrigerator. Pwede pa sigurong ma-extend ng kahit 2 weeks or 3 weeks. Pero yung buto nun, hindi na pwedeng itanim, no? Pagka ganun. Pwede naman po kasi yung binili ko from China tumubo naman po. Ah, okay. Kasi hindi naman siya frozen. Hindi siya pwedeng frozen. Parang fresh pa rin lang siya. Parang chiller lang siya. Oh. Pero sa'yo, sir, yung mga harvest mo pagka nasa bahay mo, ilang days bago
masira. Kung room temperature, aabot naman siya ng 5 days. Kung nasa table lang. Oh. Kung nasa ref, aabot siya ng mga 12 to 14 days. Mm. Oh, yun lang, hindi ako nakapag-trial ng preservation. Next season, ta-trial ako. Gawin ko siyang may kinausap na ako yung proper preservation ng lychee through syrup. Oo. No? Kasi may nakikita tayo sa supermarket na nakalagay sa can. Oo. O nakabote na mga naka-syrup. So, tingnan natin. Minsan kasi, hindi nga magkasya ang mga kaibigan eh pag humihingi. So, hindi tayo umaabot sa preservation. Minsan yung iba, nagtatampo na, hindi na bigyan ng lychee. Pero usually, sir, nakakailang kilo kayo ng harvest? Yung harvest ng isang puno, nakakaabot naman kami ng 30 to 40 kilograms, excluding nung kinakain ng mga ibon. Siguro yung kinakain ng ibon, mas marami pa sa nakaharvest namin. Oh, at so, least ang tansya ko, mas marami. Oo. Kasi mataas ang tansya ko, yung lychee, kaya ng 60 kilograms per 3 to 100. Kasi mataas 60 kilograms to 100 kilograms per 3. Kung maganda ang cultural practices and management. Yung kasi ang problema, ang ibon talaga. Hindi nyo naman pinapaputukan ng air gun, ganun, pang ano. Hindi kaya, ma'am, kasi may ibon talaga sa amin. Especially pag medyo marami ang mga puno or malapit ka sa mga cave. May mga ibon na panggabi talaga. Yan ang pinaka-problema. Mga ang tawag dito sa amin yan, mga banog at saka ano pa yung iba, yung bat. Tagang malakas kumain sa mga prutas. Kahit lanchones, tinitira nila. Naubos, yes. So, at the average, siguro, so far ha, sa puno namin, pinakamababa 30 kilograms, average niya siguro, per year, nakaka-harvest tayo ng 50 kilograms per tree. Magkano naman ang ano, mga presyo-presyo niyan? Yung, simulan natin dito sa ano, huwag muna yung sa harvest, kasi gusto ko malaman kung magkano yung grafted nila. Yung prutas, in-estimate na namin na kaya mong magkuha or mag-harvest ng 50 kilograms per tree. Kung ibibenta mo siya ng 150 kilos per kilo. So sa isang puno, meron kang approximately 7,500. Gross yan. So, sa isang ektarya, ang plano namin, mga 150 to 200 hills. So if you will have 7,500 pesos per tree na kaya mo siyang kitain times 150 lang, so malaki ang potential ng lychee. Mm-hmm. Around 1.1. So you can have at you can have 1.1. Kaya mo 1 million isang hektarya. Yeah. Gross yan. Kaya yan sa lychee basta mature enough. Anong distance nito? Kaya lang, ang siyempre, ang distance niyan, sir, tingin namin 8x8, pinaka-minimum. Kasi talagang lalaki siya. Oo. So, if you will be planting 8x8 in 1 hectare, you will have 156 hills. Ganun ang approach sa avocado namin eh. So, ganun din ang general, ano namin, general na tingin sa halos lahat ng prutas. Pero yung ibang bansa, sir, high yield sila ngayon. I mean, highly dense. Nagtatanim sila 6x8. Yung iba nga, 5.5x7 na eh. Kung nauna ka sa lychee at seedlings ang ibibenta mo, gaya sa amin, kasi we are a nursery operator, malaki din. Malaki-laki din ang kikitain mo sa lychee. Magkano po ang seedling sa inyo, sir? Kami, we are selling our certified lychee. Kami lang kasi meron dito sa Mindanao niyan ngayon. 2-5 buy 1 take 1. 2-5 buy 1 take 1? Oo.
But in Manila, meron kang nakakakita dyan, 700, 1,000. Walang bababa ng 500 pesos sa lychee. Kano kalaki? Iba, kano kalaki na yun? Nasa, ano sir, 2.5 feet lang po. Hmm. Yung kayang i-travel pa, yung kayang i-ship pa. Yung nabili ko last December nga, last month, it's from UPLB and ang source nun, talagang credible. 1,000 po yata yung bili ko. So, antayin ko siyang mamunga and then I will have comparison with the existing lychee na meron kami. Ayan. Sir Jong, maraming salamat po. Thank you, Jong. Napakadami pong na-share sa atin ni Sir Jong ng mga information at knowledge tungkol po sa lychee ka, Sendo. Yeah, maganda ka eh. At least, at least kailangan subukan natin dito sa Noybay Siha, Pangasinan. Di ba? Opo. Sa, tingnan natin kung kakayanin yung init ng Noybay Siha. Alam nyo kami, medyo malapit kami sa araw eh. Sir Jong, bago po tayo magtapos, malaking pasasalamat po namin sa inyo para po sa interview na to. At talagang marami kami natutunan ni Casendo. Talagang di ko nga alam na pwede pala sa mga lowland, no, yung lychee. At sa iyo, maganda yung naging resulta na iyong pagtatanim. Yan. Ano pong encouragement niyo para sa ating mga kasamahan na gusto din po at merong interes sa pagtatanim ng lychee? So, we are also encouraging farmers, especially yung talagang merong eagerness to plant kahit 1 hectare lang para i-model natin. Anyway, hindi lang naman kami. Pwede kaming mag-assist ng mga kaya namin na experience. No? Kasi wala pa talagang nag-plantation ng lychee in commercial scale. Kahit 1 hectare, wala. So isang napakagandang pagkakataon ito that we can also share at the same time. We can also compare, no, yung mga practices natin pagdating sa lychee. Basta sa amin sa Bukidnon, bumunga ito sa lowland, 400 meters above sea level at the average of 27 degrees Celsius. Bumunga siya. Nakakabunga siya ng 30 to 60 kilograms per cropping season, including yung mga 50% siguro na kinakain ng ibon. So, yun lang. I am attesting and tawag dito. Testimony na yung pag-lychee, isa kakalaking potential ng pagtatanim, especially when it comes to income. No? Beyond that, hindi lang tayo kumikita taon-taon, nakakatulong pa tayo sa ng aming katulong ngayong makaka-reforestation. So, yun lang. Maraming salamat po sa pagkakataon. Anytime po, meron po kaming ibang mga puno na pwede rin namin ma-share maliban sa lychee. Today, we have sempidak and we also have has avocado and even local avocado. At hopefully, kung wala na tayong mga challenges sa COVID-19, will be in Manila pinaka early first quarter. Pero pag tumaas pa yung cases natin, baka second quarter or next quarter. Basta within this year, we will be in Manila for lychee seedlings and other rare fruit seedlings. Marami ho kaming mga rare fruits na in Mindanao na nakapagbibigay sa amin talaga ng enough income. So, thank you po sa pagkakataon. Maraming salamat. Thank you, Sir Jong. At aabangan namin ni Casendo yung first quarter, second quarter, third quarter na pagdating mo dito. Manila. Para masubukan natin yung lychee. Pagpaparami ng lychee. Baka naman makakuha tayo na isang 1 hectare model farm para sa lychee. Maganda yan. Bali, kailangan natin, no, maghanap ng ibang klaseng prutas. At least para hindi yung mango lang. Other country kasi nag-expand din sila, yung banana ng China, grabe rin ang expansion, di ba? So tayo dapat maghanap din tayo ng ibang prutas para pa-minimize itong importation, no? Kung
kung dumami yung lychee natin dito, baka sa susunod, hindi na tayo magpasok galing sa ibang bansa. Man. Yes. Sariling atin na, makapag-produce tayo ng sariling atin. Kaya nga, Sir Jong, maraming salamat po. At sana nga po, dumami pa ang katulad nyo. Makakatulong po ito sa ecotourism. Sabi mo nga din, reforestation para sa ating mga inang kalikasan para po yung pag-filter sa ating hangin ngayon dahil nga dito sa COVID eh, marami talagang naapektuhan. So maganda po na meron tayong mga puno na tutulong sa atin sa pag-filter ng ating mga hangin. At ang ating ekonomiya, sana nga po marami pa po ang maging fruit farmer, sabi nga ni Casento, magandang opportunity ito. Sana hindi na tayo mag-import, kundi kainin po natin yung sariling atin local mga produce po. Itong mga prutas na to na nakita naman natin, pwede pala sa ating bansa, di ba, Kasen? Kaya yes. Hanggang hindi, ito po ang agree ako dyan. Agree ako dyan. Agree ako dyan.